Si bagamat sinabi na po ni Pangulong Bongbong Marcos na babawasan na po yung kanyang mga biyahe sa ibang bansa dahil nasisilip ka coffee, yung malaking gastos no ng delegasyon ng Pilipinas, eh meron pong mga imbitasyon sa kanya diyan sa Europa. At isa nga po dito ka coffee, eh gusto po siyang makita ng United Kingdom, ha? Ito po yung balitang kanina lamang po lumabas at bukod dito ay isang pong bilateral meeting diyan po sa France. Pero nakumpirma na po ng ating presidente yan na magkakaroon po ng isang biyahe ngayong Pebrero diyan sa Japan at ang susunod na po na confirmed ay diyan sa Amerika pero sa November pa po yan. In between, hindi pa po na-discuss yan pero kanina lumutang na po sa balita itong mga imbitasyon sa kanya diyan naman po sa Europa, no? Kagagaling lang po ng ating presidente diyan po sa Switzerland at ayun nga ay para po sa coronation ni King Charles ay gusto na pong makita itong si Pangulong Bongbong Marcos at anytime magkakaroon daw po ng imbitasyon. Ipapadala po yan sa ating presidente. Sa balitang ito ng Manila Bulletin, Marcos invited to UK for King Charles coronation. Usually naman kasi ka-coffee, ang mga heads of state, no, ipinapadalan po yan ng imbitasyon. No, pangkaraniwan na po yan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has been invited to go to the United Kingdom for His Majesty King Charles III's coronation. This was bared by UK Ambassador to the Philippines, si Lore Biofils. O tama ba yung ating basa sa kanyang pangalan, ha? Who said Marcos will be getting an invitation anytime soon. Tulad ng nabanggit natin kanina, common practice po yan, ha, na iniimbitahan ng mga heads of state, ang mga presidente, ang pinakamatataas po, mga leader ng iba't ibang bansa. We have already sent him the save the date. Biofils said in an interview dyan po sa CNN Philippines, kahapon lamang po ng Webes ng gabi. The diplomat said Marcos has the option to go or not, but UK wants to see, quote unquote, see him there. Okay, option ng ating presidente, pero syempre mas gugustuhin po ng United Kingdom na makita po siya. Yan yung kanilang ina-argument dito, no? Ina-argue nila dito. If he goes to UK, there are a lot of things that the British government would discuss with him, including investments, Biofils said. Yes, pangkaraniwan para hindi nasasayang yung ating punta at binibigyan naman niya ng diin eh. Binibigyan ng prioridad ng ating presidente na pag pumunta ka dyan, tuhog-tuhog na, no? Hindi pwedeng pasyal lang. Eh, kinakailangan mo pong makapagdala ng investment, no? Yan naman talaga ang pinakapuso ng mga biyahe. Ma-encourage mo yung mga foreign investors, mga negosyante sa ibang bansa, no? Na pumasok kayo ng Pilipinas, eh, syempre, kinakailangan nilang makilala pa ang Pilipinas. Ano ang meron tayo at bakit nila kinakailangan mamuhunan dito? Gaano kaganda yung ekonomiya ng Pilipinas at para hindi masayang yung kanilang investment. That's one of the reasons or purposes ng state visit o pag-alis ng ating presidente sa bansa. Introduce the Philippines to possible or potential investors at invite them to visit the Philippines. Dalawa yan eh. Bisitahin nyo bilang isang turista, eh malaking bagay na po yan. No? It will help improve our tourism industry. At pangalawa, mamuhunan po kayo dito. Long term ito, ka-coffee, no? Hindi basta-basta na pag-uwi, bit-bit na. Kinakailangan din natin maghintay ng ilang taon dahil marami-rami pa pong mga proseso ang ating kinakailangan pagdaanan dyan. Again, hindi pa po nagko-confirm ang ating presidente dito, ha, sa imbitasyon na ito. Pero mas gugustoy daw po ng UK na makita ang ating presidente. Diyan po yan sa coronation ni King Charles III. At ang isa pa ka-coffee, no, i-share na rin natin itong balita na ito kasi tinanggap na raw po ng ating presidente ang invitation naman po diyan naman po sa France, no? Sige, i-share natin ito. Sa France naman ito, kanina sa United Kingdom ito. At dito, nag-confirm na raw po ang ating presidente. In-accept na po itong invitation according po sa diplomat na pupunta po ang ating presidente dyan sa France para po sa isang state visit. Marcos accepts Macron's invitation for state visit dyan po sa France. Kailan kaya ito kakopi, no? Pero hindi pa tayo nakakarinig ng official announcement mula sa Presidential Communications Office patungkol po sa bagay na ito at ganoon din po sa OP or kay President Bongbong, hindi pa natin naririnig yan. President Bongbong Marcos is expected with the French government in France within the first half of the year for a state visit, which will be the landmark for the promotion of bilateral relations between the Philippines
and France, first half of the year. Ibig sabihin, between ano yan ka-coffee, February to June. Yan. February, March, April, May, June. O within 5 months ka-coffee, eh magtutungo ang ating presidente dyan sa France dahil tinanggap na nga raw po ang imbitasyon. French Ambassador to the Philippines, si Michel Bocuse, said Marcos already accepted President Emmanuel Macron's written invitation which the diplomat conveyed to the Malacanang Palace. It says, as Mark Macron suggests, it would take place in the first half of the year. Bocuse said in an interview in her residence, nito lamang pong Biyernes. So bukod sa Japan, pupunta po ang ating presidente, dyan naman po sa France, at yung isa pang kumpirmadong paglalakbay no, sa ibang bayan, dyan po sa Estados Unidos ay sa Nobyembre naman po yan para sa APEC. Mga official visits naman ito. The visit, which is state visit, would be very important according dito kay Bocuse since it is the first of its kind since 1989 for a Philippine leader. Uy, ang tagal na ka-coffee ha, 1989 pa ang huling pagbisita ng leader ng Pilipinas dyan po sa France. So historical na naman talaga ito. Very important. Former President Cory Aquino was the last Filipino chief executive to go on a state visit to France. Other presidents who went there were just on an official visit. Energy, maritime and food security as well as biodiversity and climate change are among areas of cooperation expected to be discussed by the two leaders according to Bocuse. Ayan, yung mga pag-uusapan dyan. Energy, yan, ay isa rin po yan sa priority ng ating administrasyon eh. Itong pagsusulong sa renewable energy. Yan, ang maritime at food security, eh, importante ang food security. Eh, sektor ng agrikultura, kinakailangan din natin ma-improve yan as much as possible. Ganon din po ang maritime security, kaligtasan nating mga Pilipino. Inaasahan din po yung mapag-uusapan dyan sa France. Ganon din po ang problema natin o mga usapin patungkol sa biodiversity at sa nagbabagong klima, ang ating climate change, mapag-uusapan din po yan. She added, France is also hoping for the signing of an agreement on creative industry among other fields. Bago kasi itong creative industry, you know? Kasi may presidential advisor tayo for creative industry. Ang asawa po ni Tony Gonzaga, itong si Direk Paul Soriano, yan, mas mayu-utilize na siya dito ka-coffee kung magkakaroon po tayo ng mga agreement on improving the creative industry dito sa Pilipinas. Kasi maraming trabaho din ang magagawa dyan ka-coffee when it comes to production. Hindi lang yan sa mga pelikula, hindi lamang yan sa mga theater programs. Marami pa po ka-coffee ang pwedeng pagpasukan nitong creative industry. Preparations for the visit are already ongoing, the diplomat said. There have been high-level political consultations between the two sides to define together the program and the deliverables of the visit, she added. In fact, on March 8, the Philippine delegation will come to Paris for the event. I think the high-level consultations will help us clarify, make sure what is ready, what we can really conclude according to Bocuse. Ano sa palagay nito ka Kofi? Dapat bang dumalo yung ating presidente dito sa France? Eh kasi ang sabi niya, ibabawasan na po yung mga biyahe. Pero within 6 months naman ito, or within first half of the year, so until June ito ka-coffee, no? Not bad na rin ka-coffee kung pupunta siya sa Japan, and itong France hanggang June, eh, dalawang biyahe na lang po yan, no? Kasi for sure, yung imbitasyon dito sa United Kingdom, hindi po pupunta yung ating presidente dyan. Maaaring delegate ka-coffee or a representative ang ipapadala dyan, pero I don't think the president will come, no, dyan sa United Kingdom. Pero ang tabay pa rin po tayo, hindi man natin pwedeng pangunahan dito ang presidente. What we can do is only speculate. Speculations lang tayo dito ka Kofi. So anyway, sige. I-comment po ang iyong opinion dyan sa ating comment box nang mabasa rin ng iba nating mga ka Kofi. So ako'y magpapaalam muna sa inyo ka Kofi ha. O follow na kayo ka Kofi sa Facebook. Kung hindi ka pa naka-follow ha, click nyo na po yung follow dyan sa ka Kofi. Kasi kung inyong natatandaan, dalawa po yung channel natin, eh. Dalawa yung page natin dyan sa Facebook, yung Ka-Coffee Break at Ka-Coffee. Ngayon po, active tayo sa Ka-Coffee, ha? Hindi muna natin ginagamit itong Ka-Coffee Break. Kaya yung mga nakafollow sa Ka-Coffee Break, baka hindi pa kayo nakafollow sa Ka-Coffee, follow nyo na rin. Lipat bahay lang Ka-Coffee, no? At sa YouTube, subscribe na rin kayo Ka-Coffee. Maraming salamat sa panonood ha, at sa pagsama sa akin ngayong gabi. Ingat kayo Ka-Coffee, ha? Saan man panig ng mundo. Ingat po kayo at agkapi tayo. Kunin niyo yung kape, no? Masarap pagkape.
kapag may kakwentuhan o nakikinig tayo, no, na ma-maximize natin yung ating oras. So, paalam sa inyo, ka-coffee. Bye-bye.